Pero más lleno si salgo, ni como que la pagué. Making po ito. Isang Marcos tumungtong dito sa lungsod ng isang pinuno po ang magdadala sa atin sa magandang ginagawa. Kaya kumagang ito, ang susunod na Pangulo ng Pilipinas, walang iba, kundi si BBM! Ngunit, ang sasabi ko, ito na yata ang mga marami pinag-inginig at pinag-inginig at nakapasok ako dito, nagugulo na ako dumaan sa gilid eh. Kapasok ako doon, narinig ko, sabi ko, kakita ako ng mga tao. Humihiyaw ang mga, dalaga. Dumala ko na yung ulo ko. Sabi ko, makoy, siguro talaga may kapagang dalaga tayo. Hindi ko lang po sinasama si Sandro. Ang mga matag namin. Alam niyo po kung bakit. Dahil, nung nagsisimula ako sa mga sa politika, napayuhan ako ng magulang ko. Eh kanila, huwag kang aakit ang intablado yung may kasama kang mas magandang lalaki sa'yo. Kaya na, kaya Sandro, sa ibigay nila muna sa ilang kasyorte. At ipapa, ngunit, alam niyo po si Sandro, yung pangalan ko,
ay tumatakbo bilang congressman sa amin at bilang congressman sa Ilocos Norte. Kaya kasilita siya ngayon ng kampanya. Ngunit, ipapaabot ko po sa kanya ang mga mainit ninyong salubong sa amin at ang inyong mga marriage proposal para sa amin. Maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa amin ng Unity Team sa ambawa ng Marcos at Abutete dito sa lungsod ng Tarlac. Hindi po namin ang malaki na ganito kainit kung po marami at ganito kainit ang magiging sasalubong sa amin dito. Magpapasalamat po tayo sa napakaganda pagpakilala ng inyong minamahal na punong lungsod ng Tarlac City, Mayor Cristy Angeles. Kaya naman pala, ito natin yung mayor, wala na kalaban kaya dahil masyadong luto, masyadong magandang patakbo, masyadong ganyan ang galing at ganyan ang pagmahal sa taong bayan. Maraming maraming salamat. Sinasabi ko po lagi kapag ako hinaharap sa mga ating mga taong-bayan at nandito kami sa kampanya at lagi natin napapag-usapan at ikinakalat at isinisigaw at pinaglalaban ang aming adhikarin ng pagkakaisa. Dahil po, naniniwala po kami ng tapat na ang pagkakaisa ay ang unang hakbang upo. Magkaroon po tayo, magbalik po tayo na sa mas magandang buhay sa nakaraang dalawang taon. Ngunit po, kuminsan po yung pinapaniwanan po yung konsepto at ang aming pag-uunawa po dito sa Tarlac City. Palagay po, hindi na kailangan may paiwanan dahil nagkaisa sa aking kinusan ng pagkakaisa. Alam niyo po, nasiguran po namin ang kampanya nito at ikinatatag po namin at dinadala po namin ang mensahe ng pagkakaisa sa taong bayan. Dahil po na, alam naman po namin, marami po tayong kailangan ayusin, marami tayong problema na nakuha dahil sa pandemya. Maraming problema sa ekonomiya na dalawin ng kumdang pandemya. Kailangan natin ayusin ang ating kultura. Kailangan natin tulungan ang ating mga nawalan ng negosyo na makabalik upang makatrabaho ulit. Kailangan natin ayusin ang ating mga eskulaan, mga tulungan ng mga guro. Kailangan ipagpatuloy natin ang big program ni isama na rin natin dyan yung ating kinatawag na digital infrastructure, yung ating internet para mas mabili at mas mura at mas malamat. At ang susunod na administrasyon ay kailangan po na makahanap ng parang na bawasan ang sigil ng kuryente at ang tuwing asante ng parang. Hindi lang po yan. Marami po tayong kailangan ayusin. Ngunit, sa akin talaga, ang pagkakaisa ay ang unang hakbang na pagsimula
na matugunan ang mga problema na aking napakit at yung mga ibang problema pa na darating dito sa Pilipinas. Kaya naman po, ay katuloy na patuloy ang aming pagsalita sa aming adhikaya ng pagkakaisa. At masasabi ko po naman na kung ganito ang init ng pagtanggap ng mensahe ng Unity sa Tarlac City, nakikita po natin ay gandang din kainit ang pagtanggap ng mensahe ng pagkakaisa sa lahat ng aming napuntahan dahil nauunawaan ng Pilipino kung paano ang kung gano'ng kahalaga ang pagkakaisa. Dahil po naman, kung meron tayong natutunan dito sa krisis ng pandemya, ay lahat po ng ating mga kababayan, lahat po ng Pilipino, ay kahit sila ay mayroon sila yung kailan, kahit sila yung sikat o hindi naman kilala, lahat po ng Pilipino ay nangangailangan ng tulong. At sino pa ang tutulong sa Pilipino kung hindi ang Pilipino rin? Kaya naman po, kailangan na natin na makakamtan yung aming pinag-uusapan na pagkakaisa. At tayo palapit na na makamtan natin ang ating ninanais na pagkakaisa, mararamdaman po natin na sa pagturo ng bawat mamamayang Pilipino sa isa't isa, ay haharap po tayo sa buong mundo. At ipapakita po natin ang may mga Pilipino. Kahit anong ibato ninyo sa amin, kaya namin halapin, dahil kami nagkaisa, dahil kami ay nagsalig po sa. At titignan po natin ang buong mundo at sisigaw natin sa kanila ng kamakasakas, iwawabaybay natin. Natin sa buong